Hello guys, this is Roberto from CorrupTech. At today, meron naman tayong bagong tutorial. Ito yung kung paano tayo makaka-download ng Microsoft Windows 10 nang libre sa mismong website ng Microsoft. At syempre, ang videong ito ay hatid sa inyo ng cdkoffers.com kung saan pwede tayong makabail ng murang game codes para sa Steam, Origin, Xbox, Uplay, PlayStation, PC games, and other PC application. At dito rin kayo makakabili ng murang Microsoft Windows 10 Pro UEM serial code for just $14.86. At pwede rin kayo maka-avail ng 20% discount. Just use the code RH20. Remember the code RH20. Submit our order at pwede natin siyang bayaran through credit card or PayPal. At syempre, balik tayo ng homepage para makopy natin ang ating biniling serial code from cdkoffers.com. At pwede na nga palitan ang ating mga expired Windows key sa Windows properties. For more details, just click the link below. Open natin yung ating browser at i-search natin yung Windows 10 installer. At i-click natin yung Windows 10 disk image ISO file from Microsoft mismo. At dito, download tayo ng tool, yung media creation na tool. At pagkatapos nating ma-download, i-click lang natin yung downloaded file natin. So mag-open na siya. At dito mayroong dalawang option, yung upgrade this PC now ipa kung magne-next tayo or kung ito yung gagawin natin. Magpo-forward na yung installation nito at pagkatapos ng download, automatic mag-upgrade na yung ating PC or laptop. At yung second option, create installation na media, pwede natin siyang ilagay direkta sa flash drive, DVD or ISO file or yung image file ng Windows 10. So yung choice natin itong create installation na media. At dito mayroong tatlong option, yung language, architecture, and edition. So yung language niya, English, syempre English. And yung edition niya, wala kang ibang choice kundi yung Windows 10. At dito sa architecture, pwede tayong mamili ng 32-bit or 64-bit. Or pwede din natin i-download yung dalawang architecture, yung 32-bit at 64-bit. At dito, yung gagawin natin, kasi for personal use, gamitin ko yung use recommended option for this PC and then next. At dito sa choose which media to use, mayroong dalawang option, itong USB flash drive at itong ISO file. Yung USB flash drive, at least mayroong kang 8GB. So meaning wag na nga bababa ng 8GB yung iyong flash drive or mag-error lang yung transfer ng media or ng mga files. At dito naman sa ISO file, pwede natin siyang ma-save at pwede nating ma-burn sa DVD or pwede nating ma-transfer sa ating mga flash drive gamit ang software na panggawa ng image. So, choose natin yung ISO file para mas madali at para mas safety yung ating gagawin. And then, save lang natin siya as a Windows 10 installer. After natin siyang ma-save, automatic magda-download ng ating Windows 10 installer o yung ISO file. Yung bilis ng kanyang download ay syempre nakadepende sa ating internet. At pagkatapos niyan, makikita natin kung saan na siya naka-download. So just click lang yan at presto, nandyan ang ating Windows 10 installer ISO files.
At balik tayo dito. And click finish. Ayun oh. Sana'y nasundan nyo yung napakadali at napakasimple nga pag-download ng Windows 10 installer sa mismong website ng Microsoft. At syempre, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, don't forget to click the like and subscribe. At syempre, kalimbangin nyo yung bell icon natin dyan para lagi kayong manotify sa mga bago nating upload. Thank you and God bless po sa ating lahat.